Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Eh, nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. One of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibulo may mga barel. And one, since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. Kay General Torre, sir, kahapon, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo, napadaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School, okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng obo ng Davao City. Officer building official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming, ito, operational matters na to. Ganun ang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin, so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, na intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng Senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman at nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung lang makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinefer namin in deference to the bar. May klase kasi ang, may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming nakarecording, narinig nila yon. Mga taga KOGC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy, our way. Because for 2 weeks, it's always your way. So sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So nakita nila yung build-up na yun eh. So alas G's, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna, ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang eroplano, pinasakay namin sa eroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang... In the middle of the, all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng eroplano, nasa ng eroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC.
Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok kayo din. Makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman ang tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang eroplano, wala akong nakikitang eroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang eroplano, maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever, ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3.15. Pagbibigyan ko alas 3.15, another 15 minutes. So, nareceive ko yung confirmation ng eroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaready ko 5.30. O, sige, 5.30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters nyo yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, eh kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, eh hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nag-land ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseyo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place. And ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster, marami naman po kami sa intelligence, we don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin eh. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay eh. May tama o may mali. Kaya nga, naghahanap kami talaga eh. But of course, someone, yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang ano na eh, tama yung sabi nyo, maybe na-discounted na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami sa, kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi, yung ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause a life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce nang. Na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And every day po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs every day. Umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami po papasok eh, may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng ano natin, we really, ano, walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang ano natin, ang ng consideration namin. And we, sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Kibuloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torres, sabi niya, hindi kami aalis yan kung hindi namin nakikita.
tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. As the Secretary have said, eh yung pagsuko. Formality na lang yun because at the end of the day, the whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marville ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears, and sweat. Further blood, tears, and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talagang ang hirap natin mga kapulisan. So ang ending na lang namin is, sige, gusto nyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila. Baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, nang binigyan na kami ng go signal ni General Marville at ni General ni SILG na tapusin na ang standoff, because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinagbibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresent na sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside na ang mga police para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Talagang, kung ako lang ha, don't take it against me. But it's really, for my part, ay talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but that there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. Sir? I'll just add noon kay Nick Torre, no? And I think that's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan, eh. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung ano namin, yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun, meron kami, ang laki ng possibilities, about 80 to 90% because yung intelligence mo, andito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, arame. So, tuloy-tuloy pa rin. But we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin na, sige, mag-surrender. May surrender filler. Up to the time talaga. Paulit-ulit yan. And, tas they file a case, then of course nahanapol kasi namin yan. Dapat why August 24? Because we know on September 1 to a 1 week, that's a KOJC celebration, and that's the yun ang pinaka magiging problema namin. Once pumasok ang tao diyan and we are 80% sure na nandoon yung tao, baka hindi natin makita, maitakas ula, may yun, talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lab. Kaya, you know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit?
Eh, pumasok doon, may kanon. And sabi ko kay Nick, Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na hindi na namin sa, Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ko, Nick, sabi ni Nick, sir, we will put a pressure and then give them 24 hours. And tama si Nick, we will assault ang ano. That's the last term that na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibulo may mga barel. And one, since sinabi mo yan, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. And na, lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas dun eh. How we locked door, yung place na yun, hindi ka makakalabas. Sarami namin security. We put two directories there to make sure na talagang guardyado. I as General Alinsangan, na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC naka-lock in. Walang papasok, walang lalabas, na hindi namin alam. Then, of course, andun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may dalawang nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo ba baka may mga kaso pa tayo maifafile against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on the bagong surrender that they saw many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you see, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kasi since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. It has nothing to, ano, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng ano natin, and where it gets so serious, serious talaga si Nick Torito. So sabi ko, Nick, ito lang ano, to make sure kung meron mang mamamatay, ano lang, tignan natin ah. Basta walang bata. Basta walang bata. Mahirap kasi pagka bata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pero kami namatay ni inosente, it will go the line. And the guidance of our president is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung ina na talagang itong guidance ng presidente natin, human rights, preserve human life ang ano natin. So yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with, of course, yung guidance sa SLG, you have to inform SALG. Yung sabi lang namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, ano to eh, make or break it, but we are so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 180% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, na yung June 10, alam na namin doon, and there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National. But of course, the president's well informed kung ano po yung nangyayari and ang guidance talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. So, Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor and then sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Eh, nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP nito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga police so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko.
So these kind of things are, you know, ito, they're just laying the basis that he is surrendered. That, but it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, no, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, no, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito ah, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And number, letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So I think, babalik na rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok, kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Ha? Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po ma-demanda sila. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakakasuhan doon at meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktad rin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that, no? Ito mga taong ito, baliktad rin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kaming dalawa, na maski mag-retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin, kaming tatlo. Just to show you a few things, andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin, ano? Para lang alam po ninyo, no? Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako kasama ko si ano, matter of writ of amparo ay na habeas data in favor of petitioners Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po 'yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin at et al and others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant diyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito.
Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor, City of Dabal for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganun. But sa akin lang, it's, let's learn from the lessons of the past. Sana wag na mamaulit, and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan. For obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha. Pabayaan mo na si Chief magsabi. Anong sabing kondisyon? Dalawang kondisyon niya. Number one, ay daw niya makita si Nictore. Yun lang naman gusto niya. Ayaw niya, ano, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O, narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nictore. Isa daw yung sa kondisyon. Sir, na-retire na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung lima, kung saan So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Ngayong araw na ito ay amin pong iaharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ang ipapanyang mga kasama, no, na nasa kustodiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po iyon, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police magmula kay Chief PNP Chief Romel Marbil, ang our ground commander, ito ho, walang tulog po ito, ha? Si General Torre po, no? Marami po sila, General Macapas, General Ubinki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin, eh. Napakaraming demanda ang inabot namin. Pero naniniwala kami sa police na yung intelligence, na sinasabi ng intelligence, talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang guidance, no? Of course, paminsan-minsan may mga instructions siya, higit sa lahat, sa kanyang tiwala sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo, yung grupo po nila ng PNP hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda, yung iba nasaktan na po, at may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon ng pulis. Hindi po kami umalis, hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, ipapakita ang larawan kung kano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay sa na kung saan si Pastor. At nung Sabado pa lang, papakikita nyo sa larawan mamaya,
kung kano kadaming pulis ang hinanda ni General Torre for the assault, no, doong sa lugar na yun, base rito sa intelligence report. At pagkatapos nito, ayan, ganyang kadaming tao na, Sabado pa lang. Kumbaga sa ano eh, pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na pinpoint na kung nasaan na talaga siya. No. All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin na kung sinong kampo, still, tiniis po ito ng polis. Maski anong pananakot ang ginawa, tumuloy-tuloy kami. And the rest is history. No. At this point, bibigay ko muna kay Chief Marbil ang isang ang mikropono for his message sa ating mga kababayan. Chief. Magandang umaga po, no? And magandang hapon pala, no? And sabi po yung guidance ng SILG natin, coming from the President, and no one is above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na gano'ng hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na marami po tumulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos nito, we need to file cases. Baka meron pa kami mga sagip na mga tao na naniiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Nasave po kami ng dalawang tao na nagamit nila. Baka may mga gusto pang lumapit at gusto ng mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang lalabas at magpa-file ng kaso against these people. And you'll see the real truth kung bakit po namin ganadong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, ang ating walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General. Sir, as for on my part, I would like to express gratitude, sir, sa leadership ng PNP, the ALG, and of course, the President for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto ko rin i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga ground, sub-ground commanders ko na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa palipaligid lang. Still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission na ito, sir. Maraming salamat, sir. Good afternoon, sir. Secretary General Marbil and General Torre. Sir, can you give us detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting ano sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no? Na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na eh, huli na eh, no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng polis, at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Na nakalagay po rito yun, no? Malinaw, no? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro you can give the details. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Ano? Tayo tayo. Can I call on General Ubinki? Makapas, please. Join us.
Marantan, please. Okay, Marantan. Alikaw, Binky, alika. At saka yung ating mga ibang kasama sa Davao, please. Alika dito. Alika, alika. Hansel, sa kabila. Alika yun, alika yun. Alika yun. Kasi dito patay, alika. Alika, alika dito ka, Nick. Okay, okay. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, no, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, sa Davao City, si Hansel, of course, si General Obinki, ha? Andirito rin po. Si Malimban, no? Si Lito Patay, ha? Bartolome and Subunon. Sino pa? Alikayo, alikayo, alikayo. Alika. Eric Bermudez, si Balo, alika, join us, join us. I've been through several chief PNP at sa aking libro, in my stint as a Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marbil, General. At etong taong to, isa sa pinaka matapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire-diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at their finest, to at their finest, sabi nga ng ating Pangulo. At pinagmamalaki po ang Philippine National Police na handa magsilbi sa publiko. Sabi nga ni Chief, no one is above the law. Andiyan ang Philippine National Police para pagsilbihan kayo. Mabuhay ang PNP. Once again, thank you very much, Attorney C. Abalos Jr., the Secretary of the Department of the Interior and Local Government. And ladies and gentlemen, that concludes our press briefing with our Secretary, Attorney Benhur C. Abalos Jr., our Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, and our Regional Director of PRO 11, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Once again, good afternoon and may God bless us all. Tapos na yun.